nang mas lulungkot pa para sa isang ina na iwan ang wala pang isang buwan gulang na anak. Gaya ng isang nanay sa Anghela sa Pampanga, siya at ang kanyang mister. Tinamaan kasi ng COVID-19. Ang umaalalay sa kanila, ang mga healthcare worker. Kaya ganoon na lamang ang kanilang pasasalamat. Kaya muli hinatira natin sila ng mga protective supplies para na rin sa kanilang kaligtasan. Nakaramdam ng sinat ang bagong panganak na si Jay, 31 taong gulang mula sa Anghela sa Pampanga. Akala niya dala ito ng pagkakaroon niya ng breast milk, kaya hindi niya ito ininda. Lumipas ang araw, lumala ang kanyang kondisyon. Ang kanyang mister, nakaramdam rin ng sintomas. Hanggang nahirapan na silang huminga. Ang kanilang kinakain, idinuduwal na rin daw nila. Tumaas din ang kanilang presyon at hirap na rin makatayo. Ang mag-asawa, nagpositibo sa COVID-19. Eh dahil wala pong bakanting kwarto, nasa tent lang po kaming mag-asawa, tas isa lang po yung bakanting kwarto, igahan. Mabuti na lang, may isang donor na nagmagandang loob na nagpunta sa GMA Kapuso Foundation para mag-donate ng gamot na Remdesivir. Si Jane Labis ang pasasalamat dahil isa sila sa mga nakatanggap ng gamot. Remdesivir is one of the antiviral that's being utilized in this fight against COVID. Umubuti na rin ang kanilang lagay sa ospital. Hindi naman nahawa ang kanilang mga anak na nasa kanilang lola ngayon. Muli rin tayong naghatid ng mga protective supplies sa 4 na pampublikong ospital sa Pampanga. Nakakatuwa nga eh kasi dahil mayroong mga foundations, nakikita nila yung pangangailangan ng ating mga ospital, lalong-lalo na dun sa pagproteksyon no, sa mga healthcare workers natin. Nagpapasalamat po kami sa Detoxicare Molecular Diagnostics Laboratory para sa kanilang patuloy na pagsuporta sa ating Operation Bayanihan Labanan Natin ang COVID-19. Sa mga nais mag-donate, maaaring magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwelier. Pwede rin via GCash, Paymaya, Shopee, Zalora, Megamart at Globe Rewards. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga Kapuso Abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.